Yung kay Kiefer Ravena noon, it was the FIBA that banned him. And I was trying to call, I was calling Commissioner Marshall. Sabi ko, Boss Willie, I just want to remind you that GAP and the PBA is not under FIBA. Kiefer can play. Can play. Kasi dito sa requirements ng GAP, pumasa siya eh. Ah, ganun ba? Oo. Eh, ba't ikay pumiyok noon? Na parang di tayo naman. Sinabi ko po yun. Sinabi ko sa kanya yun. And play in the PBA. Ah, sa PBA? But not in the FIBA. Okay. Kasi yung FIBA, meron silang ano eh, WADA. I think there's a National Anti-Doping Agency na meron siyang ininom na nabibili daw niya sa ano lang. Yung ano lang, yung sports drink. Sports drink. So, at saka, hindi lang siya umiinom-inom doon sa team. Siya lang na natsyempohan. That's why, sinabi ko nga kay Commissioner Willie, Boss, pwede mong palaroin sa PBA yan. Kasi ang PBA, hindi naman under ng FIBA. Okay. Eh, mukhang sa research namin, mukhang may overlapping. Some of the members of the Board of Governors of the PBA are also members of the FIBA Board of Governors in the Philippines. So they do not want to rock the boat. Okay. Pero for us, Kiefer should be allowed to play in the PBA. Sa PBA, sa dito sa Pilipinas, at least. Pasok siya sa requirements natin. Is he playing ba? No, he's not. Pinagbawal. Kasi hindi na pwede sa FIBA. Okay. Kawawa ang bata. Kawawa yung team. Sinusweldohan yan. Dapat naglalaro yan.